Hi guys, ito yung ARPA 11 natin na bago. I-re-review natin ngayon, pero hindi na natin masasabing unboxing kasi medyo matagal na natin siyang nagamit. Ito po ang kanyang box. Ito naman yung sa helmet. Kasama tong bag. Ito po yung bag niya. Bale, yung nasa loob po ng ating box, siyempre ito yung kanyang sticker, bali yung dalawang maliit na para sa ano, sa visor, nakabit na natin. Tapos ano pa ba, owner's manual, ayan po. Tapos manual pa rin. Manual pa rin siya, guys. Tapos itong kasama niyang visor, yung clear visor niya. Ito siya, guys. Ito yung original na nakakabit diyan. Ale, pinalitan na natin. Ang pre pala niya na kasama talaga yung dark lens, dark smoke ang tawag dun. Ayan po yung nasa loob. Tara, review natin. I-review natin tong helmet na binili ko. Siguro nasa 2 months na tong ano, gamit ko itong ARPA 11. Tanggalin natin tong kanyang bag. Nagamit ko na to eh, kaya hindi na to unboxing. Buksan natin, guys. Ayan po siya. Teka, magkatitong ilong. Ito na po, guys, ang ating helmet na ARPA 11. ARPA 11 Jarban. Bale, ang code po niya ay Jarban MC4HSF. Ayan po ang code ng Jarban na to. Bale, tatlong klase ay din ata. Merong gray or white yung ano niya, itong design niya. Tapos yung isa eh red naman. Ito po. Nang niya, guys. Ayan. Nakikita ba? Bale, ang size po niya ay medium. Tapos may ICC sticker. Tapos yung weight niya, ARPA 11 Jarban. Ang gaan niya, guys, dahil ang weight niya nasa 1,300 grams lang. Ayan, ganyan siya ka ano, ganyan siya ka gaan. Ang gaan na. Tapos na nilagyan ko na rin nung mount ng ating ano, Osmo Action. Bale, ito na siya. Ang brand nito ay Hank, H-A-N-C. Hank na para sa ARPA 11 model. Ayan po. Nalagyan na din po natin ng pinlock. Bali, pinalitan ko yung original na pinlock niya dito.
pinlock buttons pala. Tapos ito naman yung kanyang dark visor, smoke pala to, smoke. Ayan siya guys, kung makikita nyo, ayan po yung loob niya. Ayan, ayan po. Ang ARPA 11 Jarvan ay ano po, performance helmet. Bale, naka-design siya for racing. Tapos yung ventilation niya, madami. Ito yung sa ventilation niya, guys. Ayan. Iaangat yan. Tapos may ano din siya dito, ventilation din siya yan sa part na yan. Lahat naman ng ARPA 11 may ventilation na ganito din, pare-pare-pareho. Tapos ito, kung makikita nyo sa loob nito yung ano, may meron siyang parang switch dito para ma-on mo din to. Tapos yan. Tapos meron din siya dito guys, ito ventilation niya para makadaan din sa ulo. Ayan siya, ma-open mo siya dyan, dadaan dito pati yung ng parang hood niya dito sa tas, papunta dito sa may likod ng spoiler. Ayan siyang dalawang butas dyan, tas dito din, dito din lalabas yung hangin. Bale, ang nakalagay dati dito yung may speaker na nakalagay, yung for emergency purposes, pero pinalitan ko na kasi natatanggal. Nilagyan ko lang ng speaker na ano, na carbon. Yun, yan. Ito yung loob niya guys, makikita niyo ba? Kaplik tarin natin. Ayan siya. Ayan po. Ayan. Ang ating helmet na ARPA 11 Pro Jarvan. Yung kasama niyang ano pala, clear visor. Bala, ito yung original niya. Ito yung pre niyang smoke lens na visor, yung dark. Yan yung kinabit natin pagkabili. Ito guys, ibasa na rin natin yung mga features na nandito para alam nyo. Ayan. Ayan siya. May mga ano siya dyan. Tapos ito yung clear. Ayan. Okay po, basa natin. ARPA 11 performance reinvented, pre dark smoke shield. Tapos anti-fog lens. Asan na yung anti-fog nito? Wala dito sa loob. May anti-fog ito eh. Ayun. Ayun pala guys. Hindi ko lang nasama. Motorrad result. Very good. Ang ano pala, ang ARPA 11 Jarvan, bale, isa ito sa mga ano, 2021 model ng ARPA 11. Naka PIM po siya, PIM Plus. Ito po yung isang ano niya, features niya, PIM Plus, Premium Integrated Matrix. Ang ibig sabihin, ready for ano na siya, racing. Pang racing po ang talagang ano nito, design nitong helmet na to. Tapos yung shell niya, advanced fiberglass din.
fiberglass shell, PIM Plus, premium matrix integrated, optical superior anti-fog system prepared face shield, vent, ACS, advanced channeling ventilation system, interior, moisture wicking, odor-free interior. Kasi yung ano nito, naka-polygene yung foam niya, odor-free. Kasi parang madali siyang nag-dry, tapos kahit na ano na, kahit basa na siya ng pawis, yung amoy niya, eh parang amoy bago pa rin, guys. Anong pagkakaiba nito sa mga ordinaryong helmet? Ayun na, yung gaan. Tapos, itong mga paddings niya, guys. Nakikita nyo, ang kapal ng paddings. Sobra. Ang size ko pala dito ay medium. Pero sa mga ibang helmet na pang racing din, yung mga mabenta ngayon na mga premium din, small ako dun sa isa eh. Tas sa iba, medium ako pero maluwang. Ito yung medium niya, parang ano na, parang small ng ibang brand. Ganun kakapal yung ano nito, paddings. Ang ganda din ng loob. Ayan. Tas ano naman yung pagkakaiba niya sa ibang premium helmet din ng ARPA, yung mga special edition o limited edition, itong buckle niya. Yung mga yon eh gold, gaya ng Superman, Venom, ano, ito eh stainless lang. Tapos leather po to. Tas yung foam niya, talaga ang kapal. Dual layer din yung foam niya. Tas ito may emergency lock. Emergency na para na-disgrasya ka o ano, pwede mong hugutin dito. Emergency quick release. Bale, double D-ring siya. Double D-ring lock yung mechanism niya. Tas ito, naglalock din siya dito. Ayan, guys. Tas napakadali lang niyang hugutin. Pag tinanggal mo tong visor niya, dali lang. Ayan, sobrang gaan niya. Tas yung paggamit ko, compare ko sa ibang helmet, talagang tahimik siya. Tas pag binuksan mo naman yung mga vents niya, malamig. Malamig na tahimik. Tas komportable para sa akin. Ang komportable niya. Tas ang gaan-gaan. Yun yung features niya compare sa iba. Kasi ang alam ko yung carbon fiber niya parang tatlo eh. Tatlong klase na pinaghalo-halo para mabuo lang tong helmet na to. Hindi gaya nung iba na yung coating lang, yung pinaka harap o yung top coat, yun lang yung fiber. E ito, parang tatlong mixture yung fiber niya. Ano lang siya, simple. Simple yung graphics. Tapos, pero kung makikita nyo, ayan siya, parang carbon din yung design niya, guys. Kung makikita nyo. Ayan. Parang carbon din. Ayan po siya. Tapos itong kasama niyang pin lock. Ito yung pinaka ano eh. Pinaka mahal or pinaka magandang klaseng ano na. Pin lock. Itong code ng HJ26 o HJ26ST. Ito na yung pinaka ano. Pinakamagandang klase na pinlock ng gawa nila. Ayan siya, guys. Made in Belgium. Ayan. Ito yung ginagamit ko sa ano, big bike natin, J400. Kaya bakit ito yung napili ko? Kasi itong ano niya, itong design niya, guys. Match na match kasi dito sa Zephyr natin, kung titignan nyo. Parang same lang. Talagang bagay na bagay sa kanya. Kaya ito yung napili nating design. At ito yung napili nating helmet. Magaan siya, guys.
kumpara sa iba. Sukat natin para makita nyo yung fitting. Medium po ito. Ayan. Medium. Payat ako eh. Maliit din yung ulo ko. Medium siya, pero kung titignan nyo, para na siyang small. Snug fit. Ayan. Ayan siya guys. Yung helmet natin. ARPA 11 Pro Jarban. Ni-review ko to kasi ano eh. Parang wala akong nakikitang masyadong nag-review nito. Itong Jarban na design, lalo na tong ganitong kulay. Kaya para makita nyo din guys ang kulay na to. Ayan siya. Ito lang review natin. Huwag na natin masyadong i-review na full review kasi same lang naman sila sa mga ibang HJC model na helmet eh. Wala namang pagkakaiba. Gusto ko lang pakita tong graphics niya. Tong graphics lang talaga yung inaano ko dito, yung design niya. Tas yung mga simpleng kung anong meron siya guys. Ayan po. Ayan siya. Ang ating HJC ARPA 11 Pro Jarban. Sige na po. Bye-bye na. Hanggang dito na lang. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow po yung Facebook channel ko. Facebook page pala. Hartsdale. Tapos tong ano, YouTube channel natin, Mr. Hartsdale. Bye-bye na po. Salamat.